Magandang araw sa inyo mga kabads. Panibagong kaalaman na naman po ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay Sinotruck engine, mga makina ng buo mga kabads. So marami na ito sa dito sa atin. So napaka-importante po. So ang model niya ay WD6 15.47 mga kabads. Hindi siya electronics. So ang ibabahagi ko naman po sa inyo ngayon ay kung paano natin isisit ang kanyang timing mark dito sa kanyang camshaft, crankshaft, camshaft at sa injection pump. So ang kanyang crankshaft mga kabads ay wala siyang timing mark. So dito tayo magbabase sa kanyang flywheel mga kabads, dito sa ilalim ng kanyang bell housing. So may butas dyan at dyan natin masisilip ang degree ng flywheel mga kabads, para sa top number 1 piston. At panoorin nyo lang po ng buo ang videong ito, dahil napaka-importante po ito sa atin ngayon, lalo na napakarami na dito ang ganitong makina sa atin mga bads. So keep on watching, huwag nyong i-skip, dahil detalyado po ang videong ito. At i-step by step ko po na i-share sa inyo kung paano natin isisit ang kanyang timing mga kabads. So ayan, proceed tayo sa kanyang flywheel. Sisilipin natin ang kanyang degree at isisit natin sa 0 degree mga kabads. 0 degree. So ayan, papakita ko sa inyo at itatapat natin yan. Ang guhit na yan dyan sa gilid ng kanyang cover mga kabads. Ayan, so itatapat natin yan dyan sa dalawang zero sa gitna, may guhit din, so itatapat natin yan. At dito naman po sa kanyang crankshaft at camshaft, dito sa kanyang idler gear, ganito po ang kanyang seating mga kabads. So dito sa crankshaft idler, may guhit at dyan, yan itatapat natin yan, dito sa kanyang letter V sa ilalim mga kabads. Ayan, may letter V sa ilalim. Wala po. Ayan. So ayan mga kabads, dyan natin itatapat yan, yung guhit na yan mga kabads, dahil galing yan ang kanyang seating. At dito naman sa camshaft gear, ito sa ibaba, itatapat naman natin dyan sa may dalawang guhit na sa gitna ng kanyang timing cover mga kabads. So ayan, at pagkatapos nyan, ikakabit na natin ang kanyang compressor at ang kanyang injection pump. At ito po ang kanyang compressor, at ikabit natin, tapos ang kanyang injection pump. At ito na po, nakabit na. At dito naman po sa kanyang injection pump, dito sa may puno. Ayan, so may timing mark dyan. So at dyan sa may kanyang propeller, so itatapat na natin yan. At dito naman sa kanyang compressor, tapatin natin yan dito at dito sa isa din. So dito sa may gear niya sa compressor, walang timing mark mga kabatsa. So okay lang yan kahit wala. Ang importante po ang kanyang idler gear, dapat siya dito, at sa baba naman ay tapat siya sa gitna ng dalawang guhit at sa kanyang injection pump mga kabads. So ayan naman po, naka top number 1 siya. Ayan, umalog. So running mid niya ay 6, so tukod yan. So ibig sabihin naka top number 1 siya mga kabads. At so ayan, nasit na po natin lahat, pero hindi po ibig sabihin na tapos na po ang ating tutorial mga kabads. Mayroon pa po tayong pinaka-importanting seating dyan mga kabads. Pero bago po ang lahat, huwag nyo munang kalimutan i-subscribe ang aking channel mga kabads. Pindutin nyo lang ang subscribe button na nasa ibaba ng aking video, like, at pindutin nyo na rin po ang ring button nasa gilid mga kabads, so para pa po sa ating ibang mga tips na i-upload mga kabads. So ayan lang, at ito na po ang pinaka-importanting isi-share ko pa po sa inyo mga kabads. Siyempre kailangan mo nating paanda rin bago ikapit sa kanyang unit.
At kapag napaandar nyo na mga buds, mausok, parang palyado siya. Ibig sabihin po niyan ay kulang sa seat degree ang kanyang injection pump. Kagaya po ng ibang mga makina na mayroon din pong advance at LED. Ang pagkakaiba lang po sa kanilang mga kabads ay wala siyang adjustment degree sa propeller ng kanyang injection pump. So ang gagawin po natin ay punta tayo sa kanyang flywheel at isi-seat natin uli sa 0 degree pa rin mga kabads. 0 degree at top number 1 piston mga kabads at sa kanyang injection pump. So pag na-seat na natin at ikutin natin uli ang flywheel kunti to 14 degree mga kabads. 14 degree po dahil yan ang tamang bigay sa kanyang injection pump. So kapag na-seat na natin yan mga kabads, punta tayo sa kanyang compressor gear at babaklasin natin uli ang kanyang gear. At pagkatapos pagtatanggal na po natin ang gear, punta tayo uli sa kanyang injection pump. At isi-seat po natin uli ang kanyang lahat ng timing mark dito sa may injection pump, sa may puno. Itatapat natin yan dito naman sa may propeller, tapat dito sa may compressor. Ayan. So pagkatapos na matapat natin lahat mga kabats, tapos natin isi-seat, pwede na nating ibalik ang kanyang gear. So at paandarin natin uli mga kabads. So magtiwala po kayo sa akin at ito ay 100% po mga kabads, at sana may malaking maitulong po ito sa inyo. At maraming salamat sa panonood, at hanggang po sa muli mga kabads. Ito po City Kings Vlog. Maraming salamat po, bye bye.